magandang araw, magandang gabi, magandang hapon kahit saan man kayo paano yung mundo, lalo na dyan sa Pilipinas. Ito ang yung likod si Freddy at ako ay nagbabalita dito sa Amerika. At if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel by clicking the red button below. And at the same time, give me a big like and make some comment, whether in English or in Filipino. At the same time, I will appreciate very much if you could share this video to your friends and benefactors and family members, as well as to your community or barangay there in the Philippines, as well as here in America. Aking topic for tonight, or just da sa Pilipinas, ay tungkol sa panibagong pambubula, pambubuli, o pambubudol nitong retired general na si General Macanas na may kaso, pending case dyan sa Pilipinas. Sa libel yata ang kinakaso sa kanya, no? Kasi siniraan niya. Binalita niya na ang AFP general na si General Browner at ang dating PNP police chief si General Acorda ay hinihimok niya na putulin ang pagsuporta sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ito ay ginawa na rin ni Congressman Pantaleon Alvarez of Davao na ngayon ay humingi na looks like humingi na siya ng paumanhin sa kanyang ginawa na panawagan din sa Armed Forces of the Philippines to withdraw support to the President of the Republic of the Philippines. Ang problema nito, pareho itong dalawa, ito ay si General Macanas ay isang retired general ng Armed Forces of the Philippines na nakikinabang as a retiree at kumukuha ng pensyon at mga benepisyo sa Armed Forces of the Philippines. At itong si Congressman Pantaleon Alvarez na isang reservist ng Armed Forces of the Philippines. Pareho sila. Yung isa, retired, almost, kahit na, part pa rin siya ng Armed Forces of the Philippines. Dahil siya ay sumusweldo, nagkakaroon siya ng pension and could be court-martial. Ito naman si Congressman Alvarez, being a reservist and at the same time public official, asking the armed forces or the men in uniform in the armed forces of the Philippines to withdraw their support to their commander-in-chief is against the Constitution. It is against the Constitution. And kaya nga pinag-aaralan ng Department of Justice for appropriate action. Charges are being ready or a case being built up for them. So, ito ay sang-ayon sa pananaw ni National Security Advisor General Anyo. Okay? At ito ngayon ang panibagong episode na ginagawa nitong si General Macanas na yung pagka, di ba, parating nilang binibuild up yung pulburon na hindi mag-click-click sa public dahil hindi matanggap ng public unless they could see that video. Hindi nila may produce yung video. Katulad na ginagawa din ng Maharlika. Isa lang yung video na hanggang ngayon ay hindi nila may labas at pinipilit nilang paniwalaan kayo dyan sa Pilipinas na talagang mayroong video. Pero wala. Ha? Wala. So, pag hindi mo may pakita ang iyong ebidensya, tinatakpan nila yung issue na yan sa pamamagitan ng pagbibigay ng fake na papeles. Iniiba nila para makalimutan niya yung video ng pulboron na inumpisa nila. At ngayon, tinatapos nila sa pamamagitan ng panibagong istorya.
Ito, pakinggan natin to si General Macanas, retired General Macanas, na hindi nila, ito ginagawa niyang paraan upang masira ang inyong paniniwala at yung trust niyo sa gobyerno ng Bongbong Marcos Jr. na talagang may nahuli na bilyong piso, almost 2 billion pesos worth of shabu sa checkpoint. Okay. Marami siya sinasabi. Oo nga, puro palusot. Ang ginagawa nila ay palusot para ma-discredit ang gobyerno sa war on drugs na walang nangyaring anumang bagay na katulad ng patayan o saktan o whatever. Okay? Ito, ginagawa ito ng mga drug lords upang pakita na simple lang para hindi mapansin. Pero nung makita, kasi kung maraming escort yan, makikita ng ano yan eh. Makikita yan na sa checkpoint. Pero hindi napansin. Pero palagay ko may nag-tip. Ito, tingnan natin. Pakinggan natin ang statement ni General Macanas. Yung napakaraming shabu sa isang checkpoint. Oh, yan. Yes. Yun, nagsalita yung General Macanas. Yung kaso mo, hindi pa tapos. Regular checkpoint ng pulis yun. So, yung halos 2 toneladang shabu. Lahat kayo, may kaso. Na ipagkasya nila sa isang passenger van. So, yun ang tanong. Ilang kilos ba ang capacity ng passenger van? Halos 2 tonelada eh. Baka halos hindi na magkasya. Tapos, lumalabas na parang isang tao lang, driver lang ata ang nandoon. Wala nang ano. So, yun na yung unang tanong. Na kung ako ang nagmamay-ari, kung ako yung drug lord. General Macanas, nakita mo ba sa video ang itsura ng passenger van na sinasabi mo? Nakita mo ba? Binuksan yung pinto. Ha? So mali ang sabi mo. Is passenger van. Balikan mo ang video para pakita ko sa iyo na ang sinasabi mo ay fake na naman. Fake na naman. Actually, it is a van. Pero parang ito ay van na may 2 pinto sa likod na binuksan. Ano na naman na sinasabi mo? So, nasira ka na naman. Purong ang lahat ng sinasabi mo sa iyong blog ay puro kasinungalingan. Bumunta ka sa mga news. Hindi ka nanood, nadinig mo lang. Ibinabalita mo na at sinishare mo. So, that is fake news. Okay, tuloy natin. General Macanas, nawala na kayo ng credibility. Katulad na sinasabi nyo na ang mga rally ay marami na raw na sumasama at gusto niya na mag people's power. Pero asan ang numbers? Where are your numbers, General Macanas? At inyong kauli-ulian na ginawa dyan sa Liwasang Bonifacio ay hindi kayo nag-click. Hindi kita nakita yata doon, General Macanas. General Macanas. Remember, ang binabatikos mo ay iyong commander-in-chief. Huwag mo sabihin na hindi mo na siya boss. Siya pa rin ang boss mo, General Macanas. At ang iyong mga sinisira ay mga boss mo rin. Sila ay mga superior mo. You are a general. How come that you are like that? You are not following your officers in command. Although you are already retired. Ang sabi nga ni General Anyo, hindi nagtatapos ang iyong bilang sundalo kung ikaw ay retired na. Unang-una, tumatanggap ka ng benepisyo sa Armed Forces of the Philippines at yan ay tax na binibigay ng mga tao dyan sa Pilipinas at aming mga dollar remittances na pinapadala dyan sa Pilipinas. Dapat mo malaman yan, General Macanas. Baka makasuhan ka ng ano, ng sa madaling panahon. In case of war,
you could be you'll be sued by treason or even sedition. Okay? And you can be court-martialed, General Macanas. Eh, kumonsulta ka sa iyong mga abogado from time to time, General Macanas. Okay? Kung masama ang iyong loob sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, you as officers, retired officers of the Armed Forces of the Philippines, should be professional. You should follow the code of ethics for you, officers. Isa ka pa naman, General Macanas. General Macanas, if you want to be respected from by your subordinate, be a model from your subordinates. Soldiers, men in uniform, yan ang dapat mong gawin. As a general, you must be a gentleman to face your position as a retired general. Hindi pa pwedeng ganyan ginagawa mo. Parang hindi ka nag-aral. You are a teacher. Remember, a past teacher. And now you are a retired general in the Armed Forces of the Philippines. At yun ay, isipin mo, sinusundan mo. Ikaw ay nagbibigay ng suporta at sinusunod mo ang sinasabi ng isang katulad ni Maharlika na wala naman masyadong pinag-aralan. Tayo mga ba ako? General Macanas? Okay? Kung ikaw, I may disagree, I welcome you to my channel. General Macanas, hope you should be a gentleman as a true general. You should support your commander-in-chief. You should support the Armed Forces Chief of Staff. You should support the hierarchy of the administration, hierarchy of the Constitution of the Republic of the Philippines. Okay? Okay, in God we trust. Never hold your peace. I'll see you in my next vlog, my countrymen, my friends there in the Philippines. I'll see you in my next vlog. Again, in God we trust. Never hold your peace. I'll see you in my next vlog.